naglabas nga ang ESPN Australia sa kanilang social media account ng mga panibagong highlights ng ating kababayan na si Kai Sotto dito sa mga nakarang laban niya sa NBL. At dito nga mga Jong, ay ilang oras pa lamang ang nakalipas ay libo-libo na kaagad ang naging views na ito. At kung susuriin natin mga Jong, ay sari-sari din ang mga nagiging komento dito. May mga positibo at ilan-ilang din negatibo. At ayon nga sa kanila mga Jong, ay napansin nila ang pag-improve ng ating kababayan na si Kai Sotto. May isa pang komento dito mga Jong na kapag naglaro pa daw si Kai ng isa pang taon dito sa NBL, ay magiging malaking problema ito ng mga teams. Well, mga Chong, posible nga itong mangyari dahil ngayon pa lamang ay nakikita na natin ang malaking development dito sa paglalaro ni Kai kahit sa mga ilang games pa lamang na paglalaro niya dito sa NBL. What more pa kaya kung mamamalagi pa siya ng isang taon dito sa NBL at hindi pa magpapadraft sa NBA? Well, kumpara nga sa akin mga Chong, mas maganda sana kung mananatili pa si Kai dito sa NBL ng isa pang taon at hindi pa magpadraft sa NBA. Kung sa ngayon kasi mga Chong, sa tingin ko ay masyado pang maaga para sa kanya na magpa-draft sa NBA. Lalo na kung titignan natin yung mga legit na NBA mock draft websites ay hindi pa rin siya kabilang dito. Well, ang isa pa nga sa mga pinapansin dito mga Chong ay yung kagaya na lang ng sinasabi ni Mark McQuaid, yung pangangatawan ni Kai. Kailangan niya pang improve ito at i-enhance pa ng husto. Nang sa gayon mga Chong ay magkaroon siya ng pagkakataon na makipagsabayan sa mga mas malalaki at mas malalapad na players. Other than that mga Chong ay wala naman na ako masyadong nakikita na mali dito kay Kai. Nakikita naman natin na nag-i-improve yung skill set niya everyday na naglalaro siya dito sa NBL regular season. Isa pa mga Chong, magti-20 pa lang naman si Kai this year. Meron pa siyang isang taon na paghahanda kung sakali man ang gusto niya na magpa-draft sa NBA. Pero gayon pa man mga Chong, ang focus talaga ni Kai ngayon ay ang NBL. Mas maganda nga rin kasi kung magkakaroon ng pangalan si Kai dito sa NBL. Na sa tingin ko naman mga Chong ay unti-unti na rin nangyayari. Kita nyo naman mga Chong, kapag naglalaro siya ay talaga nag-trending siya sa lahat ng social media. So para sa akin mga Chong, good news itong mga pag-report ng mga ESPN News dahil isa nga ito sa mga nagpapaboost ng kanyang pangalan. So yun lamang mga Chong, mabilis na updates natin patungkol nga dito sa NBL. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell button at i-follow ang ating Facebook page for more basketball news and updates. See you on the next one!